Kaya magandang kami lahat dito. Yes. Ayan, welcome po sa isa na namang episode ng Showbiz Live! Ako pa rin po si Irvin. At ako naman si John. Minus Isel, ang aming partner. Ewan ko kung nasan siya ngayon. Mm. Pero dahil special ang ating episode ngayon ni John, kasama natin ang dalawang kapuso stars. Ayan, Michelle D. and David Licauco! Nice! Guys, kamusta kayo? Welcome to Showbiz Live. Thank you. Salamat for having us. Oo, eto muna ng pag-usapan natin, yung inyong pelikula. Ayun. Eto muna bago yung mga hard questions. Ay, may hard questions. Mamaya na yung hard questions. Alas na ako pag hard questions. Mga pa-easy question muna tayo ngayon. Kamusta yung yung inyong pelikula? Alam mo, sobrang nakaka-excite siya. Especially for me, kasi first pelikula ko siya. Mm-hmm. So, ako, I'm just really looking forward to seeing it kasi maganda naman po yung story. Correct. Maganda din yung meaning niya. So, I'm just really excited. David, ito yung parang launching movie, Oo, yes. Swerte lang na bigyan. Correct. Yun, tsaka pinaghirapan ko siya kaya sana maganda yung turnout. Hindi, at tsaka Joel Amangat. Diba? Joel Amangat sure. Movie ito eh. Kamusta naman si Direk Joel, ayan. Hindi ba kayo nasigaw? Strict ba? Paano ba siya mag-direct? Terror director diba? Actually, for me, hindi naman siya terror eh. Usually, diba? Parang discipline, basta as long as disiplinado ka sa time, huwag ka malilate. Alam mo yung lines mo, alam mo yung hindi ka tanga sa acting mo. Okay siya eh. Like, kasi, pag nagagalit naman siya, parang medyo justify ko naman yung reasons. Mm-hmm. Hindi tulad ng ibang director na basta makapagmura lang. Ang na-stress lang, naglapas. Pero yung pinaka mahirap na eksena pinagawa sa inyo ni Direk Joel dito? Michelle? For me, yung breakup scene. Okay. Basta may scene na medyo kailangan na seryoso and heavy yung emotions. Mm-hmm. So, ako, yun yung medyo tinutukan ako ni Direk doon. Tapos tinulungan naman scene. Niya ako, like, kinausap niya ako beforehand and he helped me. Ayun, and yung fire scene namin. Siguro ito yung pinakamahirap na eksena na for him. Kasi fire scene dahil nga bumbera. Yes, bumbera po si Shira Diaz dito. And we were dealing with a live fire. Pero yung bahay talaga, nasusunog talaga. Totoong bahay? Totoong bahay. Ay, hindi CGI bahay. Ito ah. Hindi, as in, controlled fire naman. We had actors na firemen, pero meron din naman ng official na bombero. Okay. Mga naka-standby doon. Para safe. Si David, yung pinakamahirap? Siguro pinakamahirapan ako nung nag-edit. Bukod sa pagpapakita ng abs. Hindi na mahirap yan. Sanay na. Hindi na pwede. I mean, everyday naman kasi ako nag-gym. Ay, kala everyday nagpapakita ko. Everyday good dating time. So yun, siguro nahirapan ako pinakamahirap for me yung helicopter scene. Kasi wow. Hilong-hilo talaga ako. First time mong mag-helicopter? Hindi naman, pero I don't know, for some reason, kasi paikot-ikot lang kami, hindi siya steady na gano'n. Mm. So yun, hilong-hilo ako that time. Kailangan ko mag-smile, kailangan mag-acting. So yun. Kailangan poise. So habang hilong-hilo, uma-acting ka. Ayun, nag-pretend ako. Hindi pwedeng wait lang, nahihilo. Correct. Actually, gumagano ako. Sabi ko, boss, pwede ba balik ka tayo, hindi ko na kaya. So talaga yun ang ilang oras tinake yung helicopter scene? An hour. Paikot-ikot kasi siya. So, kaya nahilo. Talaga. Kahit naman sido, di ba? Pero hindi kayo nasigawan or namura ni Direk Joel? Siguro si Direk nasa lupa pa nun eh. Hindi na rinig. Kasi si Direk Joel, siya yung parang hindi siya titigil. Hanggang hindi niya nakukuha yung gusto niya. Perfect shot. Exactly. Okay. So, bukod nga dun sa pagiging ang tawag di bumbera ni Shira. Kayo naman, yung magiging role nyo dito? Ako si Rael Tansinko. Siya, mayaman. Polo player. Professional polo player. So yun, nag-polo din polo. Ako. Nag-practice ako mag-polo. What else? Tapos yun, super business-minded. Medyo palalabas. Tapos yung girlfriend ko nga dito si Michelle D. Na kasi yun, hanggang sa nakilala ko si Shira, kasi in love ako sa bombera. Kaya medyo
weird, diba? Parang mayaman in love sa bumbera. O parang like, parang off sa character niya. Si David parang laging mayaman ang role, ano? Parang man, hindi ka, wala pa akong napanood. Oo, hindi ka pa nadudumihan. Oo, hindi pa nga eh. So si Michelle yung ayan, girlfriend. Yes, ako si Gianna. Tapos yung long-term friend and girlfriend ni David. Mm-mm. Basically, siya yung perfect match niya. Mayaman, mm-mm, career-oriented also, aspiring beauty queen. Correct. Pero, ayun nga, nagkagulo when their paths weren't meeting na. Parang di na nagko-compliment sa isa't isa. Parang perfect match kayo, tapos may dumating kayo sa point ng buhay na iba na yung direction. Iba na yung gusto na ba dalawa. Hirap yun, ha? Pero, ano naman, masaya naman. Mm-mm. The character is very interesting. When I played it, medyo kinakabahan ako noon. Kasi first scene ko pa nakabikini ako. Pakabikini pa? First scene, tapos si Direk Joel Amangan pa yung director. Director, so, parang nakaka-stress siya, pero masaya naman. Pero hindi ka umangal kay Direk na bakit nakabikini agad ang ano? Hindi naman. Unang salpa. Oo, unang scene. Wala, nagkataon na yun yung first scene ko. Talking about ano being a beauty queen, Michelle, mm-hmm, 'di ba? Parang ang dami ng tatanong, syempre, the mom, 'di ba? Yeah, Miss okay. Melanie Marquez, mm-hmm, Miss International. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin sumasali sa mga beauty pageant? Ako naman lagi ko sinasabi sa sarili ko na hindi ko gagawin ang isang bagay kapag hindi pa 100% yung it's either yung execution ko or yung confidence ko sa sarili ko. Also yung I factor in everything else before I was in school. Correct. I was still trying to establish my brand. And daming factors that would hinder it. So, yung sagot ko na lang there is, yun nga, I wasn't ready pa talaga. Okay, so wala naman takot or fear na sa sobrang pressure, diba? It's part of that naman, pero with pressure, dapat may kasamang execution. So, with the amount of pressure that's there, gusto ko, ma-meet ko rin yung expectations ng mga tao. Growing up ba, hindi ka ba hinulma ni mom mo na maging beauty queen like her? Hinulma. No, sobrang layo. Sobrang layo. I grew up on a ranch. Rancho sa Utah. Wow. So, ranchera pala. Yeah, so, sobrang opposite sa beauty queen and fashion world. Parang so, nangangabayo ka doon? Yeah. Na, ano years ka doon? Parang age 3 to 10, 12. Ang matagal din. Wow. Tapos back and forth lang ako. Tapos sineryoso ko lang yung modeling, mm-hmm, and doon ko lang pinasok mga patapos na ako sa college. Ah, okay. So, so very late Tagalog. Oo nga. Oo nga, paano? Practice. Wow. Magaling. Sa school, as a school, ano, Tagalog. Mm. Ah, okay. Pinilit ko kasi binabully ako English era. Ako yung judge, pero magaling ka rin mga bio, Michelle. Di naman, hindi like a question. Kasi ranchera, di ba? Iba yung polo na ginawa ni David sa rancherong mga nga bio. Oo. Kasi yung English saddle, walang horn. Mm-hmm. Mm-hmm. So, pure balance lang, di ba? Correct. Talaga. Naka-squat ka lang. Sa States, may horns. Pwede ka pa kung pwedeng mag-awang. Pero masaya siya. Tapos, ang dami naming baka and sheep and stuff. Ah, talaga. So, we would herd it. Rancho talaga. Yeah. Nakanasan mo na bang maggatas ng baka, mga ganun? Hindi. Nang cow, hindi. Pero nang goat, oo. Talaga? Talagang meron pa. May sound effect talaga si Michelle. Eh, talking about the polo naman, David, talagang nag-aral ka? Oh, for 2 days lang actually. 2 days? Oh, no, sir, so, hirap. How was it? Ang hirap, pero, you know, since Joel Amangan, hindi mo, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ka pwede with excuses na parang, first time ko eh, something like that. Pero, yun, buti na lang, mababait yung mga nagturo sa akin. Mm-hmm. Tapos yun, okay naman. Buti natuto ka kaga. Di ba ang hirap-hirap ng pool? Actually, hirap na yun. Mga bayo pa lang, mahirap. Ay, tapos may kasama pa. Ang bigat ng stick eh. Tapos parang syempre, kailangan mag-act ako na as if ang galing-galing ko. Correct. Dapat ang bilis-bilis ko. Oo. Kasi diba? Player ka. Kasi maraming times sa feel ko, mahulog na ako eh. Pero alam mo yun. May times ba na pinabagal ni Direk yung ibang players? Para makasabay ka. May ganon. Actually, one time, may yung production staff, parang papayungan niya ako. Mm. Yung mga horses, diba, natatakot? Tapos, as in, nagwala yung horse ko. Baka mabalian ako, mamatay ako dito. Kasi nagwawala siya. Mm-hmm. So, yun, naalala ko, tinuro sa akin nung nagtuturo na
once daw na ganun, huwag ka daw magpanic. Parang hilahin mo lang daw siya, i-relax mo lang daw yung horse. Yun, okay naman, kala ko. Nakalma. Ang ganda na lang ako eh. Buti di mo pa naranasan, ako naranasan ka. Nahulog ka? Na nahulog, tas nasipaan pa siya. Oh, oh, masakit ba talaga? Kasi di ba, pa, sabi nila pag tinadyakan ka ng kabayo. Pony lang yan ah. Ah, pony lang. Pony pero masakit pa rin. Eh, yun nangyari, ate ko yung nasa saddle, ako nasa likod. Tapos, winip ng ate ko yung pony. So, ikaw ang napuguluhan. Ako yung nahulog. Hindi ka siya nahulog din siya, mm-hmm. pero, na, well, mas malala yung nangyari sa kanya. Naipit yung paa niya dun sa, what do you call it? For the shoes. Oo, yung so, parang yung ganun siya, diba? Pumasok yung paa niya, tas na-drag siya around. Mm, shit, lala. So, malala. Pero, sa stirrups yung tawag. Correct. English. Yeah. Galing nga. Pero ikaw, David, marunong ka na talaga mga bayo noon pa? Or sa first time? Sa Baguio. Yung mayimal. Pero may pinaginila. So, talagang challenge and finish. O eto, kasi na, kumuha kami ng mga questions from the netizens. Okay. Tungkol sa inyong dalawa. Eto, isa sa mga questions nila. You both started as models, tama ba? Yes. Diyan ba may na-encounter ba kayong harassment or nag-take advantage sa inyo? Personally, ako wala. Wala, wala naman. Pero may mga naririnig ako from diba? Close friends. I feel like what protected me from that was the family name also. Ah, okay. Uh-oh. Kasi parang automatically pag nalalaman nila, may ano na sila eh. Parang eh, nakaka-intimidate na, di ba? Na... Wait, anak yan ni... Pero personally, wala pa ako. Pero may mga naririnig naman. Kay Dave, ikaw David. Siguro sa akin yung... Naharass ka na ba? Hindi naman, never ako naharass. Pero yung parang lagi ka pinapahubad. Ah, okay. I mean, pero wala naman talagang pupuntahan yung shoot. Alam mo yun, but like at that time, 18 years old ako, wala naman akong alam eh. So, and like, sige lang. So payag ka lang ng payag. Hindi naman sobrang payag ng payag. Pero kung iisipin mo, para sa yung shoot, wala naman pinuntahan. Ah, okay. Pero pinagubad ka, gano'n. Oo, siguro yun. Pero... So, sorry guys, mga friendship, hindi na natin pag-ubay sa day. baka tayo pa ang maano dito. Ah, eto pa, may isa pang question sila. Kailan nyo raw na-realize na talagang gusto nyong mag-showbiz? David. Sino muna? David daw eh. Actually, never siya naging part ng plan ko since okay. Basketball player ako growing up. Like, yun lang gusto ko gawin. So, mag-PBA, ganyan. And then, as in, parang alala ko, ini-imagine ko na, alam mo yun, nasa spotlight ako, nagka-basket na si UAP, but then, yeah, hindi siya natuloy. So, I guess, shinift ko siya sa, alam mo yun, like, ano ba yung pwede mabigyan sa akin ng spotlight na something like that. Siyempre, as a kid, yeah, gusto mo nang gano'n, yung parang yung basketball player ka, sikat-sikat ka, gano'n. So, yun, napunta ako sa modeling since parang medyo uso kasi sa Lasal before yung nagpapaganda ng katawan. Ah, okay. So, siguro yun yung turning point. Parang kami taga-Lasal. Uso talaga. Uso talaga. So, confirm mo ba yan, Michelle? So, yun, siguro yun yung turning point. Hanggang sa, yun, dito na ako ngayon. Ako naman, when I started off sa modeling, hindi siya para sumunod sa, ano nga, sa path ng mom ko. When I started, gusto ko lang mag-earn ng side cash. Ah, okay. Para lang, wala so, pera-pera lang yung at first, mo. Yeah. And I enjoyed kasi ako, I'm more comfortable behind the camera. As a photographer ako. Pero, so nung naging in front of the camera na ako, na-enjoy ko kasi na-execute ko yung gusto kong pa-execute ng models ko. Eh, yung acting, parang matagal ko sinasabi na parang ayoko sa showbiz kasi hindi ko naman gusto mag-arte. Until I attended the workshop that really made me fall in love with the craft. Tapos doon na nagtuloy-tuloy. So nauna yung passion before the interest. Tapos Dati sabay kami ni Michelle nag-workshop, parang isip namin. Kanino kayo nag-workshop? Hindi yun. I mean, before that. Yung parang okay. Di pa natin gusto yung parang kami, hindi nagawa natin. Okay. Hindi, pero kasi hindi na namin i-mention kung sino. Pero kasi parang hindi rin magaling yung nagturo sa amin. Okay, oo. So, medyo parang ganito ba yun? Parang hindi na. Parang wala lang, gano'n. Kaya parang medyo na-turn off kayong But ano mga pinagawa sa inyo? Bakit parang walang effect? Ganon. Honest,
parang puro ani, parang puro siya discussions. Okay. Siyempre, it wasn't more practical. Oo, hindi siya practical. Wala kami natutunan, basically. Ah, parang nasayang lang. Mm-mm. Well, ganun talaga. Ano yung eksena ng turning point na, ay, gusto ko na pala talagang mag-artista? Tuloy-tuloy ko na to. Nung na-feel ko na may talent ako for it also. Kasi ako, I used to consider myself as very guarded emotionally. Na paano ako magiging actress if I can't even show my friends or my family yung emotions feelings mo. Pang nahihiya. Eh, yung acting coach ko now, si Miss Anna Fileo, sobrang nabali niya ako. And sobrang nagugulat na ako sa nagagawa ng instrument. Lumalabas na talaga. Tapos lumabas yung talent and then sinasabi nila may potential. So parang, tinanggap ko na lang na, and then I just keep improving and improving. May project man na wala, just keep. Ikaw, David. Sa akin, ganun din. Yung nga, sabi. Same story kami. Like, ako rin before, since Chinese school ako, basketball player, tas Chinese family. Medyo, hindi talaga kami ma, alam mo yan, parang nag-hug, nag-I love, hindi kami ganun eh. So, hindi maano. Yung ma-show. Hindi expressive. Eh, diba, acting correct. Is expressive. Diba? So, yun. Hanggang sa na-meet ko si Ann Villegas, siya yung naging acting coach ko. And then, siya talaga yung nagiging acting coach ng karamihan sa celebrities. Oo, so yun. Oh, anyway, ito pa, kay David daw. True ba na hindi favor ang family mo sa pagpapasexy? Yeah, oo, hindi. Totoo. Oo, totoo. Talaga? Hindi so. I mean, hindi sila in favor. Okay. Bakit? Parang conservative ba ang parents? Chinese family. Bakit tinuloy mo pa rin? Diyan eh. Oh, actually, nagulat din ako na may bench body pala ako. Oo, nagulat diba? Na lang ako. Di ko naman in-expect na. Akala ko bench lang. Andiyan na. I mean, ano magagawin ko? Correct. Diba? Alam naman. So, anong naging reaction nila nung nakita nila yung, di ba may mapa-billboard ka pa ngayon na naka-underwear? Hindi ako yun. Ay, hindi ka ba? Itatanggi pa raw ni David, di ba? Oh. Ano reaction nila? Alala ko na rin yung mom ko nung Bench Under the Stars. Yun yung pinaka-first time ko ever na gano'n. Tapos gano'n daw siya. Eh naman kasi yung suot din niya napaka-liling, diba? Buti pa ako medyo naka-joggers. Pero ikaw, ready ka naman mag two-piece bikini, diba? It depends for what. Parang hindi naman ako basta-basta rarampa ng naka-bikini. It depends eh. Depende pa rin kung bakit. Bakit ko gagawin. Pero dito sa movie, Michelle, Havay, di ba? May bikini scene, pero kasi we were all swimming. Correct. Alam mo, mag-shorts ako yung t-shirt. Oo, diba? Tama. So, pero hindi ka napinilit ni Direk Joel na gawin yun? As in talagang hindi naman. I mean, kasi prior to accepting the film, alam mo na may ganun. Correct. So, okay lang naman. So, kumustahin naman natin si Shaira, David. Kumusta naman bilang leading lady? Kasi talagang umaari ba yung love team yun ni Shaira, di ba? Kahit sa, na napanood sa Magpakailanman. Kamusta? Kamusta si Shaira dito sa movie naman? Si Shaira, actually, very easy to work with. Yung on-screen presence talaga, yung iba, parang pag pinaparod mo siya sa screen, parang, alam mo yun? Like, parang, kahit nandiyan lang siya, sarap yung panoorin eh. So, yung acting with her, mabilis lang din eh. Actually, nung start, di nga kami nag-uusap talaga sa set eh. Okay. Pero, pag nasa screen, may chemistry. May magic eh. Oo. Kaya yun. Tsaka funny kasi siya eh. Like parang di niya tinatry. Oo. Pero effortless. Funny, effortless talaga sa kanya yung pagiging, yan, funny. May kissing scenes ba kayo dito ni siya eh? Yung sa last part. Doon lang. Pero wala naman yung parang, ano, made out or something. Mga laplapan, blues. Wala. Romantic pero, eh. Pero kay ni Michelle, meron, wala. Ay, or abangan na lang nila. Palaban si Michelle. Ay. Meron eh, parang meron. Ay, hindi ko alam. I will neither confirm or deny. Pero kumusta naman si Shy, Michelle? Family friendly. Actually, Shy rin eh, kasi magkasama kami sa Love You Too. Yes, getting to know her more, sobrang bait niya, sobrang down to earth niya. Kung mapanood niyo yung tunay na buhay niya, na sobrang mas naghanga pa, mas tumaas pa yung respeto ko sa kanya. And kahit sobrang she studies and she's taping, hindi mo ma-feel yung pagka-diva or yung pagod niya. So, humble pa rin, ano? Super gusto siya as a person, as a co-actor. Correct.
Anyway, mga friendship, ayan, medyo nakilala na natin sila, si Michelle and David. Ito ah, sa pagbabalik po ng Showbiz Live, meron po kaming pa-quickie talk, mm-hmm, at meron kaming konting pa-game. The bowl of questions. Oo, ayan, tignan natin kung kakasa sila sa mga questions dyan na nasa bowl natin ha. Babalik po ang Showbiz Live, dyan lang kayo. Okay.